Hello! Welcome sa aking YouTube channel. Isa na namang chess opening ang ating pag-uusapan sa video ito. Tara! Samahan niyo akong pag-aralan at intindihin ang larong chess. Para po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so pwede niyo pong pindutin yung subscribe button at hit that notification bell para po ma-notify kayo sa mga bagong video na ating i-upload sa ating channel. O, gaya po ng napanood na ninyo ng mga chess opening na ating pinag-usapan sa ating channel, karaniwan na sinisimulan po yung opening sa e4 and e5 na tira ng pawn. Pero paano po kung yung black ay hindi e5 ang itinira? Isang example po niyan ay yung isa nating video tungkol sa King's Indian Attack. So, nire-recommend ako po na panoorin ninyo yung video natin tungkol sa King's Indian Attack na opening. Ngayon, paano naman kung yung black ang ititira po niya ay g6? Ang tawag po sa tira na yan ng black ay modern defense. So, ano po kayong pwedeng linya dyan na pasukin ng white para makasabay dun sa pinaplano ng black na modern defense? O bakit po tumira yung black ng g6? So, nagpaplano po kasi yan ng fianchetto dito po sa may g7. So, ilalagay niya ang kanyang bishop sa may g7. So, since yung black ay hindi tumira ng pawn dito sa may center, maganda po na yung white, i-dominate na niya agad yung center. Controlin niya na ito kasi pinabayaan ng black. So, ang karaniwang tira po dyan ay d4. Then yung black, itutuloy niya yung plano niya na mag-fianchetto. Ayan. Bishop g7. Then ang white po, susuportahan niya yung kanyang mga pawn sa center sa pamagitan po ng knight c3. Pagkatapos, mag d6 po yung black. Then yung white po, dominate niya talaga yung center sa pamagitan po ng tira na f4. Ngayon, kung gusto po ng black na pasukin yung tinatawag na pick defense, magna knight f6 po yan. Pero kung ayaw naman po yun ng black, ang ititira po ng black dito, a6. Ayan. So, papunta pa rin yan sa modern defense. Ang maganda pong tira ng white na isunod ay knight f3. Ayan, para suportahan po yung mga pawn dito sa may gitna. Ang gagawin naman po ng black ay mag bb5. Ayan, nagsisimula na rin po yung black na umatake dito sa may queen side sa pamagitan po ng tira na yan. Pagkatapos po, ang susunod na tira po dito ng white ay bishop d3. Dinadagdagan po ulit yung suporta ng pawn dito sa may sentro. Ang black naman ay mag knight d7. So, ang purpose po ng knight d7, pwede po magtulak ng pawn ang black mamaya dito sa may c5 o kaya sa may e5. Then, supportado po yan ng knight dito sa may d7 at saka ng pawn dito sa may d6. O, maikipagsabayan na po yung black. Makikipag-exchange na po yan ng kanyang mga pawn. Ang white naman, ang ititira po niyan ay e5. So, inunahan po yung black na makipag-exchange, makipagsabayan. Ang black naman po, ang gagawin niyang tira ay c5. So, kung mapansin nyo po dito sa setup na ito, nagkakatutukan na po itong mga pawn ng black at saka white dito sa may sentro. Ngayon, ang gagawin po ng white dyan, sasamantalahin po yung open na diagonal line. Ititira po ng white yung bishop dito sa may e4. Tinututukan po, nilalagyan ng threat itong rook sa may a8. Ang gagawin naman po dyan ng black, ilalagay lang po yung rook dito sa may b8. So, modern defense po yan. So, kanina po, yung white, nilabas niya po yung kanyang knight dito sa may f3. Pero, pwede niya pong isang linya na pasukin, ilalagay po yung bishop dito sa may e3. So, ang purpose po niyan, mamaya, ilalagay niya po yung kanyang queen dito sa may d2. Pagkatapos po, ilalagay niya yung kanyang bishop dito sa may h6. Pipilitin niya po yan na makapag-exchange ng bishop sa black para po humina yung depensa ng black. Kasi po yung fianchetto na yan ng black ay malakas yan. So, para pahinain, makipag-exchange, mag-bishop to bishop. So, ipapakita ko lang po yung mga tira na pwedeng sunod-sunod na mangyari. So, yung black po ay mag-a6.
Tapos po yung white ay mag queen d2. Ayan na po. Pagkatapos po yung black ay mag b5. Tapos po yung white ay mag f3. Sinusuportahan po yung pawn dito sa may e4. Yung black po ay mag knight b7. So nagpaplano po na tumira ng pawn dito sa may c5 o kaya dito sa may e5. Tapos po ang magandang gawin po dyan ng white ay magtulak po ng pawn dito po sa may h4. Ayan. So okay lang po na magtulak ng pawn dyan dahil nagpaplano po ang white na magcastling dito sa may queen side. So normal po yan na mangyari kapag ka ganito po ang modern defense. Yung black magkakastling sa king side at yung white naman magkakastling dito sa may queen side. So anong purpose po dyan ng tirang h4? So mamaya-maya po, pag hindi po yan hinarangan ng black, itutuloy-tuloy po yan dito sa may h5 para po sirain yung pawn structure ng black dyan. Karaniwan na po, hinaharangan yan agad ng black, naglalagay po yan ng pawn dito sa may h5. Pero ipakita ko din po kung hindi yan gagawin ng black. Halimbawa po, tumira ng iba. Sabihin na natin na c5. Ayan, tinuloy po yung c5. So gusto pong guluhin yung pawn ng white dito sa may center. Ang gagawin po ng white dyan, itutulak lang po yung pawn dito sa may h5. So gusto po ngayon nasirain yung pawn structure. Pag kinain po yan ng black. O, pag kinain ng black, kakainin po ng rook. So hindi na po pwede mag-castling dyan yung black. Kasi yung kanyang pawn structure dyan sa king side, bungi-bungi na. Kung hindi naman po kinain, hindi kinain, meron pong panganib yan na mag-h6, papaalisin po yung bishop dito sa may g7. Hindi na possible para sa black na mag-castling dyan sa king side. No, kasi delikado na po yung king niya dyan. Madedelay po siya ng castling, madali po siyang ma-atake ng white. So, paano naman po kung hinarangan? Naglagay po yung black ng pawn dito sa may h5. So, ang gagawin po dyan ng white, i-divert niya po yung attack dito sa may queen side, magtutulak po yan ng pawn dito sa may a4. Ayan, so makikipag-exchange ng pawn, meron naman po siyang rook na nakasuporta sa kanyang pawn dito sa may a4, meron din pong bishop na nakatutok po dun sa pawn dito sa may b5, meron din po siyang knight dito sa may c3. O pwede rin pangkain dito sa may pawn, dito sa may b5. Isa pa pong linya na pwedeng pasukin dito ng white. So kanina, inilabas yung knight dito sa may c3. Yan. Pero pwede din pong maglagay ulit ng pawn dito po sa may c4. Ang gagawin po dyan ng black, magdi d6 po yan. Saka ngayon po titira ang white ng knight c3. Kapag ka po ang tinira ng black dito ay knight f6. At kadalasan po, ito yung nangyayari. Natatranspose na po yung modern defense sa King's Indian defense. So yan na pong setup na yan, King's Indian defense na po ang tawag dyan. Sa King's Indian defense na ginawa ng black, meron pong tatlong variation na pwedeng pasukin ang white dito. Edi isa-isahin po natin yung variation na yon. Yung una po ay yung Samitsch variation. So ano po ba yon? Maglalagay po ng pawn dito sa may f3. So ang gagawin po ng black ay magkakastling. Tapos po mag g3 ang white. Tapos po mag knight d7. Pagkatapos po ay mag bishop e3. Ang plano po mamaya mag queen d2. So ang gagawin po ng black, magtutulak po ng pawn dito sa may c5. So ginugulo na po. Pinahihina yung pawn structure po ng white dito sa may center. Ang gagawin po ng white dito ay mag d5. Ang black naman po ay magtutulak ng pawn dito sa may e6. Pagkatapos po ang white ay maglalagay ng queen dito sa may d2. Ayan. Then ang susunod ng mga tira dyan, magkakastling. Tapos ganun pa rin, yung pawn ilalagay po sa may h4. Sisikapin po na pumunta dito sa h5. Kung hindi naman po, hinarangan ng black yung h5, i-divert yung attack dito sa may a4. Pangalawang variation na pwedeng gawin po ng white, balik lang po natin, ay yung tinatawag na 4 pawns attack. So, anong naman po yung 4 pawns attack?
kanina yung phone nilagay dito sa may F3. Pero ang 4 pawns attack, nilalagay po sa F4 yung pawn. So, bakit po nagtulak ng pawn dito sa may F4? O, kasi po, binibigyan niya ng daan mamaya yung tira na knight F3. So, ang gagawin po dyan ng black, ganun pa rin, mag knight D7. Kasi gustong magtulak ng pawn, it's either dito sa may C5 o kaya dito sa may E5. Ang gagawin ng white, maglalagay po ng knight dito sa may F3. So, gagamitin niya na po dyan yung kanyang mga knight. Then, ang gagawin po ng black, magtutulak ng pawn dito sa may C5, gagawin ng white, magtutulak ng pawn dito sa may D5. Tapos, magkakasting po yung black. Pangatlong variation na pwedeng pasukin po dito ng white ay yung tinatawag na Petrosian variation. So, paano naman yung Petrosian variation? Maglalagay po ng knight agad dito sa may F3. So, ang gagawin po dyan ng black, magkakasling, ang white po ay maglalagay ng bishop dito sa may E2, magtutulak ang black ng pawn dito sa may C5, magtutulak ng pawn yung white dito sa may D5. So, ang purpose po kung bakit nagtulak ng pawn dito po sa may D5 ay para po ma-prevent yung knight C6. Ayan, kasi malakas po yan, no? Kapag ka nakatalon yung knight dyan sa C6. So, I hope po na may natutunan po kayo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pindutin nyo po yung like button. Malaking tulong po yan para po lalo tayong ganahang gumawa ng iba pang mga video. Meron po tayong Facebook page. Pakibisita po yung ating Facebook page. At pakifollow na rin po. Marami po tayong ipopost doon na mga information, mga bagay-bagay tungkol sa chess. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe po tayo and have a nice day. If I'm being honest, I know that he's not the one. And I feel kinda bad that I keep stringing him along. So I'll do it on my